pag okay na kaya, eh, wala. Ano sabi mo? Mahirap pag maraming iniisip. Anong bagang iniisip mo? Kung ano-ano. Nag-ano-ano? Haluhalo. Ba't kanina, pag ano ko sa'yo kanina, parang napapaluwa ka? Nalulungkot ka lang? Wala, basta naiyak na lang ako. Noong nakaraan daw, nagsusulat ka daw sa ano, yellow paper, totoo yun? Parang may doktor. Anong nararamdaman mo nun, noong nakaraan? Wala. Kung ano yung pumasok sa isip ko, yun yung ginagawa. Wala, yun yung ginagawa mo. Pag halimbawa na-stress ka, naman nag-iisip ka. Yan, sa pagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, nandito po kami sa Barangay Hinipaan, Basod, kung saan po ay sinama ko po dito si ano, Rubilin. Ayos ka lang, sinama ko po si Rubilin dito at nabod daw sa kanila ay nagmumukmuk, walang ginagawa. Eh, naisipan ko po na dalhin po dito, dalhin po sa sobrang init. Dalawang araw po ako na high blood, hindi po ako na nakalabas ng bahay sa sobrang init. Ano? First time mo dito? Pang dalawa. At yung una dun tayo sa unahan, ano? Dito sa lugar na ito. First time. Yan po mga kalingap, mga kabente. Yung nakalan pa yung sabi po ni Reggie, naka-jamic daw po si Rubilin. Kasi muna po nabalitaan na aalis na daw ako. Eh, ngayon po yung sinamsama ko para hindi po siya nag-iisip. Rubilin! Ano? Sayang ano? Ang babaw ano? Ah, sakit na malalim. Rubilin, ayun ha. Basta pag malungkot ka sa bahay ni Tia, sabi ka lang sa akin na yung sabi ko sa iyo nung nakaraan, hindi totoo yun, huwag ka para isip, ha? Na iiwan kita, hindi man kita iiwan. Akala ko kasi, ano, kasama ikaw sa hindi ko maibablog. O, nagkamali pala ako. Kaya sabi sa akin ni Reggie, nag-iisip ka daw kaya yun, pinapunta kita dun sa anong daig kaya kung maliligo tayo. Matagal-tagal na din tayo yung naligo dito, ano? Mabing hindi na ng tubig. Madasal muna bago mag-inom ng soft drinks. Ha? Rubilin, may naririnig ka? Nagbubulong? Wala man. Ano? May ini-imagine ka na naman. Ano, may iniisip ka? Huwag kang para ano. Ba't ito, Reggie? Ba't nagkaganyan yung sabi mo sa akin kagabi? May iniisip yan. Ah, may iniisip. Ayos ka lang. Ano kaya iniisip niya sa tingin mo? Yung pagsabi kasi ko na mali. Iiwanan mo na daw siya kay iniisip niya. Sinabi ko iiwanan man kan daw siya na itay niya. Anak,
Hindi ko man gagawin yun. Kaya maiyak na naman. Pero pag iniwanan kita, maiyak ka, di man. Di. Oo, oh, nag-iiyak na. Hindi man, hindi ka namin iiwanan. Kaya nga namin ikaw sinama dito sa paliguan para malibang ka, ma-relax ka. Oh, di ba? Makuha na ng towel, mapunas na o. Tara na. Vlog mo lang ganun, Robin. Tara mga na maligo. Dito doon sa ilog ng dait. Tapo mo lang. Pareho lang. Si Tia Robin, kumusta? Nahaga sa akin. Nahaga sa iyo? Kung daw noong nakaraan daw, nagsusulat ka daw sa ano, yellow paper, totoo yun? Parang may doktor. Anong nararamdaman mo nun, noong nakaraan? Wala. Kung ano yung pumasok sa isip ko, yun yung ginagawa. Oh, yun yung ginagawa mo. Pag halimbawa na-stress ka, naman nag-iisip ka. Pero ngayon, okay na. Huwag kang paraisip pa, kasi yun, di mo ba alam yung pagsusulat mo ng ganun. Yan na yung sinyalis ng ano mo, depressed. Kasi nung nakilala ka namin nila Kalinga Prab, yung binablog ka namin, nakasulat ka din. Sa notebook. Kung ano nilalagay mo, nasulat mo. Anong ginawa mo nun? Natulog ka, pinainom ka ng gamot. Tapos nakatulog ka. Hindi na ako nang alam mo, nakatulog na ata ako. Ilang oras daw ang tulog mo? Kasi ano, hapon yata yun, umaga ako nagsusula, tapos ano. Tapos, hindi na ako nag-alam, hindi na nga ako nag-gabihan. Hindi ka nagkain ng... Umaga na ako nagising. Hindi ka na nagkain ng gabihan. Ay, hapon na yata ako nagising yun. Ah, ibig sabihin, ano ka? Umaga. 24 hours ka natulog. Oo. Basta labanan mo yung sakit mo, ah. Huwag kang magpapikto. Yung sinabi ko sa'yo na iiwan kita, ano lang yun? Joke lang yun. Kasi nabahala kasi ako nung nakaraan kasi sabi sa akin, bawal na mag-vlog nung sabi na vlog nila.
nila Kuya Bal. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa iyo kasi ang plano ko din nga noon, maalis ako, malabas ako ng Kamnorte. Ibinilin kita kay ano, kay Reggie. Ano yung problema mo na bakit? Mayroon pa siyang ipaliwanag eh. Ah, mayroon pa liwanag. Pero hindi saka na lang na, saka na lang nadating. Ah, saka na lang nadating. Hindi man yun sa sinabi ko sa iyo, hindi man yun. Hindi man. Yung pagpanaga natin, pagbalikbagan natin, parang iba na yung ano kasi? Alam mo? May means. Ah, may means reason. Naligo ako madaling araw. Ah. Ibig sabihin, hindi ako pinapaligo nila. Ay, naligo ako. Ah. Ay, bawal ba kang mag-inom ng may, ano, may means? Bawal maligo. Oo. I-araw-araw nga ako naligo. Huwag kang maliligo ng menstruation. Kaya tuloy, nag-ano ka, nag-isip ka. Nahanginan. Ha? Nahanginan. Ah, nahanginan. Ano pakiramdam mo nung ano, yung parang... Mainit ang ulo. Ang mainit ang ulo mo. Tapos anong ginagawa mo? Anong gusto mo lang gawin? Nakahiga. Buti hindi mo sinisigawan si Tia. Si ate mo, Reggie. Parang ano, yung mga pamangkin namin nila at Reggie, sila ano, naiinis ako. Naiinis ka? Gusto ko kasi mo pagsulo lang. Ha, gusto mo mag-isa lang? Oo. Walang maano sa akin. Naiinis ako. Gusto ko mapag-isa. Sanay kasi akong mag-isa. Kinabahan nga dun si Reggie, sabi nga kagabi. Ah, Jason, si ano, si Rubilin. Nag-iisip na naman. Hindi na nga ako nagkain. Nag-inom na. Pinainom lang akong gatas, tsaka nag-inom na ako ng gamot. Kaya, mapunta din tayo kay, ano, Akira. Ano ko man si Akira pag namimiss mo ay nag-iisip ka. Magmagaling ka para sa anak mo. Pag magaling na magaling ka na, makahanap ka ng trabaho. Kaya, magnegosyo ka na lang. Yung bainsil, baga, kumusta pala yung uling mo? Yung binili natin nung nagpanaga tayo. Si Ate Rizzi. Na-repack mo na. Na-repack ko na yung isa. Sino nag-repack? Ako. Nakailan, ano ka, balot? 36. Magkano po na natin? 210, 360. Hindi, malaki din. Nakini ng tubo mo. Yung isa, may bumili ng isang sako, hindi pa? Wala pa. Wala pa. I-replicate mo na lang yun pag walang bumili, ano? Ilagay mo sa labas, display mo. Pa-display. Tapos, maano pa tayo ng uling sa sunod, bibigyan kita ulit ng uling para at least malibangan ka. Sabi ko nga, kapag nagkapera ako, bibigyan kita ng ano, punan. Ano ba kang gusto mong ibenta, itinda? Banana chips? Ha? Kung ano yung ano, mabenta? Yun. Ha? Kung ano yung mabenta? Ano, kung ano yung mabenta? Oo. Kung ano yung pwede ngayong summer. Pag di okay na kaya, eh, na, ano, no, wala. Ano sabi mo? Mahirap ang marami iniisip. Ano ba ang iniisip mo? Ano-ano? Haluhalo. Ba't kanina, pag ano ko sa'yo kanina, parang napapaluwa ka? Nalulungkot ka lang? Wala, basta naiyak na lang ako. Basta labanan mo yung sakit mo, ha? Basta ano, pag halimbawa may naririnig ka o kaya may nararamdaman kang iba sa sarili mo, magsabi ka sa amin ni Ate Reggie mo, ha? Kaya nandito tayo para mag-relax. Kasi ako nung makanakarang araw, stress ako. Kahapon nga, high blood ako. Magpa-clinic ako. High blood. High blood ako. Gawa ng stress. Ano baga ako? Inaaway. Anong masasabi mo dun sa mga nag-aaway sa akin? Ha? Anong masasabi mo? Hello po, huwag niyo pong awayin si Itay. Mabait na tao po yan. Oh, okay. Gabi, pinagtatanggol ako ni anak. Magkakasama tayo mag-scout, ano?
Anong masasabi mo kay ano, Tia? Tia, maraming salamat sa iyo. Laging andyan ka. Kapag ano, laging andyan ang pagkain. Masabi. Oh, ne, kain na. Nakakamiss din ang may nanay, ano? Si nanay mo, ganun din. Naalala mo si mama mo pag makain, ano sinasabi ni mama mo? Ganun din. Kaya may tiya. Ilang taon na siya nang matay si mama mo? Tagal mo. Ilang taon ka nun, edad mo? 18 years old ako. Mga 18 years old ka? Si papa mo? 62 years old siya nang mamatay. Tapos... Ang edad mo? Ay, nalimutan. Sinong nauna? Si papa mo, si mama mo? Ha? Si mama. Tapos sunod si papa mo? Si mama, 44 years old na mamatay. Si papa mo? May edad si papa mo? Si Tio, yung asawa ni Tia, mabait man. Hindi kami pinapagalitan. Hindi mo. Siya din na sabi. Pero kain na, Ling. Lahat man sila. Sa mga gawing bahay, natulong ka naman. Natulong ako kay Tia. Tulong-tulong ka naman. Sino nag-uugas? Bato? Paralitan pa rin. Ayos yan, ano? Basta huwag ka muna mabalik sa kawigan, ha? Hanggang di ka pa masyadong magaling. Sabi ka ni Reggie, huwag ka muna daw umuwi doon kasi minsan kapag nai-stress ka, parang may nakaano ka, nakakulong ka sa loob ng kwarto. Kasi ano, parang gusto ko magpagkakas. Gusto ko yung huwag isa. Gusto mo. Ibig sabihin, bawal kang may naririnig ng away. Ginasanayan ko yung tahimik. Dahil nasasanay man din ako. Yung mga maingat. Ang ganda mo dito, Rubelin, ano? Ha? Ang ganda mo dito. Ano sabi mo, Rubelin? Orasan mo. Orasan kita. Sige, sige. Ano seconds. Galing. Matagal ka din pala sa ano-ano. 20 seconds. Nandun mga kabin ka, mga kalingap. Ito po yung sinasabi ko po sa lahat na mga kasama ko na dapat po ay mag-unawa na lang sa pagbablog, lalo na dapat ay ano, yung may exemption katulad ng mga senior, katulad nila Rubelin na may mga mental disability. Kaya kahit pa paano ay ang dami po yung nagbablog, marami din yung tulong din na nabibigay sa kanila. Yun po eh, ako po naka-scout dito, kaya sabi po sa ano kayo balay, ano, scout mo yung vlog mo. Buti na lang po at ganun po yung policy. Nakalungkot, nakakalungkot din yung mga dati kong binablog ay hindi ka na po mabablog. Buti nga po yun at least kahit paano po ay wala nang gulo, wala nang awayan, wala nang tampuhan. Kaya na po ay magkasya na lang po tayo.
Diyan po sa mga viewers po na nagbabas sila Kuya Balot Kalinga Prog, sana hindi po ako ng paumanin po sa inyo. Reggie, ang sabi niya kanina, sabi ko sa kanya, anong masasabi mo dun sa nagbabas sa itay mo? Sabi niya, dun po sa nagbabas po kay itay, and huwag niyo pong ibas kasi mabait naman po si itay. Mabait naman talaga si itay, ano? Hindi tayo nakadaan kaila Lolo Fermin. Nasusunod, dadaanan natin si Lolo Fermin, ano? Nasunod na lang. Oo, kawawa din yung sitwasyon ni Lolo Fermin. Mayroon pag, ano, pag sulong buhay, tapos walang kapamilya nagbibisita. Bakit wala nang nagaano sa kanya? Wala. Si ano lang, Professor Dodds Petesa. So, minsan-minsan, pag may bakanting oras ako, napunta din ako dun. May ano nga ako dun, kukumusayin ko yung mga pinatanim ko dun, ano, kung... Yung gabi, talbos kamote. Yung okra. Grabe, Robelin, no? May mga plastic dito, yung mga naligo. Dapat inaano nila sa ano? Sa basurahan. Yan po mga kabente, mga kalingap, si Robelin. Buti na lang po at di pa po ako nakakaalis. Yan, tinawagan po ako ni Reggie po nung kagabi po. Dahil po yung nga po nangyari kay Robelin, na bahala po sila, Tia. Yan, maraming salamat kala Tia at naagapan po na mapainom agad ng gamot si Robelin. Yan, natakot din ako dahil yung pong sinyalis po ng mga ginagawa niya noon dati. Nagsusulat ay ginagawa na din po niya ngayon. Mayroon po sa isang may depression yung nag-iisip. And bantayan po ito may mga ganitong kaso. And kaya kailangan po dito ng pasensya at tiyaga sa pag-aalaga para hindi po bumalik sa dati. And ito po yung mga nakaraan po na po, pinukusan ko po itong mga ito. Sila Casey, Robelin at iba pa. Kaya po yung iba pong mga na-vlog ko nung dati ay hindi ko pa po nababalikan. Gawa po ng kinabos din po ako sa budget kasi na napukusan ko po itong mga may sakit. Ito naman po talaga ang karapat dapat talaga unahin kasi yung mga na-vlog ko po dati na mga pamilya, karamihan po ay malalakas pa at kaya naman po magtrabaho. Hindi naman po ibig sabihin na hindi po nabibisita ay pinapabayaan na. Yan. Ang pagbibigay po ng tulong ay hindi naman po nababase yan na kailangan i-vlog pa o i-video para masabi na natulungan. Hindi ko po tinotolerate sa mga tinutulungan ko po na maging tamad yung aasa po sa mga tulong. Bagus po tinuturuan ko po sila kung paano po yung mga diskarte na makatulong po para sa pamilya. Yan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta ninyo kay Kalinga Prab, Kuya Bal at kay Ate na Vlog. Huwag po sana kayo magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads, marami po tayo natutulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po Mr. 20 Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.